ability laban dito sa Aurora. Especially if Renate is gonna be using this hero all the way from Georgia. Meanwhile, Melissa naman ang kukunin ni Super Marco. Gasters, pasok. Malalaman na natin kung playoffs secured na ba ang Falcons AP brand by securing Game 3 o pipigilan ba ito ng Aurora MLBB. Maulan na gabi para sa lahat ng mga sumusubaybay ng MPL Philippines. Stay safe, stay dry. Manood kayo ng laban na to. Kaabang-abang, may mga bagong ipinakita ang ating magkabilang kupunan. Ngayon naman ay Mencitar para sa kupunan ng Aurora na gagamitin ni The Hitman, Brandy J. Wow, bago na naman ang ating nakita kahapon, si Chakno ang nagbigay daan sa mga kakaibang pick katulad na lamang ng Belleric. But this time around, may bago na naman tayong makikita. As you said, the Mencitar coming in from Rene J, isa sa mga roamer picks na anti-dash kung tutusin. Kung iisipin mo, ang ganda nga naman at gagana siya, no? Kung itatapat mo kay Flap TZ, even kay Kyle TZ, kasi nga naman yung panakas nila design or nakaatang doon sa mga dashes na meron sila. At ngayon yung tanong na hindi ko alam yung sagot sa totoo lang, counted ba as movement ability yung Infernal Pursuit? Ah, oo nga, no? Pero mamaya rin yung sagot niya kasi si Edward ang napuruhan at ang unang dugo ay makukuha ng Falcons AP Brand. Falcons AP Brand setting up the pace pero mukhang may gagawing sagot ang Aurora doon sa may bandang gold lane at hindi nila tinuloy yun. Rumekta na lang ng mid lane. Libreng first blood ang nakuha doon ng Falcons AP Brand. Kaya naman na mukhang mag-e-enjoy si Flap TZ ng pagpa-plato ng saglit. Ay! Rene J na pa-flicker. Ang sakit na naramdaman din ni Rene J yung damage. Pero nararamdaman ni Doming yung mga models habang normal hits lang. Ang sinasagot dito ni Super Marco. Ogen, any moment pwede siyang tumalon at pwede niyang i-hit din si Super Marco. Pero re-respeto muna sila kasi ang lalim niyan. Available pa naman ang flicker para dito kay Doming. Nakapag-regen na rin ng bahagya. At ayan na nga, safe muna ang gold laner ng Aurora. Punta tayo dito sa may bandang mid lane. Yue and Ogwen mukhang nagpapanatan na dito. Rene J still looking for that ulti. Kalahati na pala ang buhay ng pinakaunang pagong ng larong ito. Okay, level 4 na si Yue dito. Habang level 3 pa rin si Rene J. Unang pagong ay nakuha na ni KZZ. Up, knock up. Talunan muna. Nagamit rin ni Netherrealm. Reversion. Habang may derivation play din. Isasagot. Few. Nag-aabang lang ng lalapit sa kanya. Hindi lamang tumama yung kanyang dispersion. Pero ngayon ay kakalma ang Falcons AP Brand. First blood, first turtle, ang mga unang objective ng larong ito ay nakuha na ng Falcons AP Brand. Kaya naman kakalma muna ang Land of Dawn. Konting reset para sa parehas na kupunan. Mukhang maghihintay na sa power spike ng mga bulletproof gold laners natin ang parehas na kupunan. Buti na pag-usapan natin yan. No? Kasi kung power spike ang pagtatalunan, early game, ako para sa akin, kumbulihan ng pag-uusapan, Super Marco ang makakalamang dito. Models lang, iangat mo lang, may extra time ka na kagad na makakuha ng resources. Kasi ang hirap lumapit dyan eh, di ba? Oo, at saka yung inspire pa the moment na mag-gitnaan kayo ng tsaka dahil yung si Models, napakasakit ng damage na lalabas sa isang Melissa. Pero tandaan natin na ang inspire ay offensive spell. Ibig sabihin nito ay pag nahuli siya ay most likely mahihirapan siyang makatakas. And by the way, ang huling beses na nakita natin ang Mencitar ay mula pa sa Season 11 na ginamit ni Miko na nasa Smart Omega ba during that time against Echo in the regular season. Matagal-tagal na rin pala ito ang King's comeback para sa Season 14. Tingnan natin kung may pagbabalik ba na aabangan ang Team Aurora dito. 1.2K ang gold lead. Pero dun sa may bandang itas, may konting banata na nangyayari. Pero sabi dito ng Falcons AP Brand, tara na kaya, puntahan na kaya natin yung top lane. Ayan na, apat na tao. Okay. Isang Doming lamang. Paano ka mabubuhay dito? Oh no, nagamit na rin dito yung si Bat. And this time, may magbawi. King's Calling! Napagtulutuluan dito ang Falcons AP Brand. Habang gamit rin Nether Realm. Atras muna, flicker out mula kay Few. At nailigtas nila si Doming. Pinagtutusok sa loob ng King's Calling. Unang patikim ng Mencitar ni Rene J. Tatlo pa yung natamaan sa kanyang napakalupit na hook. Ang masarap sa hook ni Mencitar, mabagal man, pwede namang pangmaramihan. Yun nga, no? Kumbaga, tutuhugin kayo, malapisbol ang usapan dito. Uy, pero may tuhog din na ginagawa dito si Edward habang talon. Wala kay Black Demon Kite will secure that second turtle.
Ngayon, atras muna sila. Hindi, nakikipagsabayan si Flap Dizzy na magasya doon sa laban na yon. And this time ay transition dito sa may top lane na medyo tahimik ha, ang banatan. Lagi lang may sagutan pero laging yung mga rotations mula sa Aurora at Falcon Safety Brand nagkakabasahan sila sa gold lane at laging may nagre-respond. Slight na suntukan dito sa XP lane pero alam naman nating parehas, huwag na tayong maglokohan ay hindi naman mamamatay yan kung mag-isa lang. Wala pa talaga yan. No? Kaya nga, kung papansin natin si Flap Dizzy, no? Naka-purify siya para lang maiwasan din at makatakas doon sa mga plano dito ng Team Aurora. Ngayon na yung 1.5k gold lead ng Falcon Safety Brand ay bumaba na. Oo, mayroon tayong version na naman. Si Renny J ay nakaabang at hindi tinuloy ng Falcon Safety Brand yun. Oh, pwedang retribution from Kyle Dizzy. Dispersion rotation mula kay Munti kang pamatuhog. Munti ka na. Pero again, mabagal ang hook ng isang main sitar. No? Pagka nakaliko ka ng konti at hindi na ata makakaliko pa par. Ah, naku, kinaatay bigla yung kabayo doon. Hindi na nakaalis at nakaalpas. Pero si Renny J, nagpapanggap na damo dyan. Nagpapanggap. Ayaw gumalaw, pre. Few. Hindi nila chinek at mukhang nahuli si Kapitan. Naku, pwede niya ilabag dito yung King's Calling. And si Uwe ay nakabackup din. Iniligtas muna ni Ogwen. Pero critical ang buhay ni Doming doon sa may top lane. Pero habang nangyayari pala yun, may 1v1 dito sa may bandang gitna. Demon Cart and Flap Dizzy. Pero aatras na muna si Flap dahil siya ay duguan. Respeto na lang sa parehas. No, alam nila na parating na ang backup. At si Renny J naman ang nabigyan. Parating na naman pero King's Calling ay nakamit kay Dizzy. Paano ka makakatakas? And this time, mamamatay. Hindi tumamahin si Bata mula kay Doming. And mamamatay si Renny J. Figure out from Yue. Tatagos niya sa may pader. Hindi na mahaabol dito pero may diversion play. Sila na pinaplano. At Yue! Mapapatay ni Super Marco. Grabe yung damage na nanggagaling kay Super Marco. Yung offensive capabilities na meron ng Falcon Safety Brand dito ay nararamdaman ng naga ng Aurora. At tuloy-tuloy ba ang dabag sa Turtle Pit? Ako po, andun yung mga nakap demon. Kailangan na tumakbo ng pusit. At makakasurvive siya at makakakapit doon sa Tori sa aming bandang ibaba. Yung Turtle ay buhay pa rin. Yue with those pokes. Hindi pa ganun bumabaon at bumabakat yung mga ghost burster niya. Pero yung hugot ni, Renny J, hindi tumama. Ayan na nga, kailangan ng abangan kung makakahuli nga ba si Renny J, half HP on this turtle at mukhang kukuni na nga dito ng Falcon Safety Brand pero may trade-off na mangyayari doon sa taas. Okay, may 1v1 doon sa may taas. Habol na rin si Pew dito, Doming. Naku, malinang dadaan ng damuhan. At si Pew ang makakuha ng kanyang kill. What a rotation coming in from Pew. Nahanap nila si Doming and that's the first step. Again, itong dalawang gold laners natin ay mahirap patayin. Yeah. Napaka-rare magkaroon ng deaths ni Doming at ni Super Marco. So malaking bagay na napitas sila ng Falcon Safety Brand and for Aurora para makapag-recover sila. Kailangan siguro nilang makahanap ng mga prime targets na ilagay sa loob ng King's Calling. O yun na nga ito. Si Flap Dizzy ba magiging prime target? Parang hindi ata. Nakikipagsabayan lang habang nailagabag yung King's Calling. Ogwen nandun at susunduin lamang si Flap Dizzy sa may sticker ng kanyang sariling sticker. Super Marco. Tinake down na yung Dory. Ayan na. Itaas yung eagle. Tatlo na taman! Wow! Sinama pa dito si Flap Dizzy at nagdadabog na. Sino ngayon nagsusupalpal dito kay Flap Dizzy? Samang daktakang. At nandun yung si Bati. Walang tinamaan. Flap Dizzy atras din lamang pero wala ring aabutan yung si Bat mula dito kay Renny J. Knockout from Kyle Dizzy. Buti nilang wala pa doon si Pew at si Super Marco pero malaya nilang makukuha yung Tore sa gitna. Napakagandang pag-trade na lamang ng mga Tore pero nakalamang pa rin ang Falcon Safety Brand. 2.4k gold lead already. Ramdam mo na talaga yung damage na gagaling din pati kay Kyle Dizzy. Partida hindi pa nga nagamit yung Inspire doon pero napakaganda ng pag-disengage ng Aurora. Hindi sila masyado na doon, mga Tore lamang ang nawala, hindi mga buhay nila. 30 seconds bago lumabas ang pinakaunang lord ng larong ito. At dahil nga hawak ng Falcon Safety Brand ang kalamangan, mukhang mahihirapan ang Aurora. Oh, may pag-freeze din sila na ginagawa dito ng lane. At 15 seconds na lang naman eh. So mabilis na lang ito para sa Falcon Safety Brand. Control lang ng minion flow. At actually, nag-start na rin sila mag-sama-sama if ever man. Kasi madalas ang nagiging call dyan, sige guys, minus one muna tayo. Kahit isa lang mapitas natin, pwede na. Oo, pwede na talaga. Dahil in a 4v5 scenario, baka ibigay na nga lang sa iyo yung Lord. But this time around, 5v5 ang ating matutunghayan para sa pinakaunang Lord fight ng labang ito. Edward, nakahanap ng isa. Certain Eagle na gamit.
point na rin. Okay, atras sila dito. Pero puno pa ang buhay ng mga members ng Team Aurora. Habang andun yung mga dogs. Pero si Pure nahuli doon. Tayo na pag-drain yung Deadly Cash. Ngayon mamamatay rin si Edward. Napaka-deadly talaga dito yung Super Mario. Kailangan matras si Timon Kite. Pero hahabol pa rin andun yung mga desa. Isa pa, pero hindi aabutan. Flap Dizzy. Hindi rin tumama yung knock-up na nailigtas. Si Team Aurora ang kanilang main jungle. Pero ibibigay at malaya na itong makukuha. Wow. Ng Falcon Saving Brand. 1-4-1 trade para doon sa Lord. At Lord ay mapupunta sa kamay ng Falcon JP Bren at hindi na ata kakayanin pang mag-split si dito si Domeng dahil delikado. Hindi nila alam kung nasaan si Julian, hindi nila alam kung nasaan si Flap. Kaya naman magbaback na lamang ang Aurora MLBB at dedepensa sa pinakaunang Lord push ng Falcon JP Bren. Tandaan natin ang inilalaban ng Falcon JP Bren ay masecure yung kanilang playoff slot. Kapag nakuha nila itong laban na ito, matik, dire-diretso na sila dito. At ang Team Aurora naman, additional kits para sa kanila! Pero si Demon Cut ay hindi na nakahampas! Habang si Edward umaatras, hindi rin tumama doon ng si Bat. At si Edward ay kailangan lang lumayo yung nakap, hindi tumama doon. Oh, oh. Kailangan matras. Domingue nakaka-free. Pero ang sakit na rin ng mga pokes from Falcon's AP Bren. 4.3k ang kanilang goal lead. Pwede mag-transition sa may bandang gitna at yung Lord ay malaya pa rin nagmamarta sa baba. 12 seconds para dito kay Demon Cut para magkaroon ng 5v5. At mukhang buhay pa nga ang Lord kaya gagamitin ito ng Falcon's AP Bren doon sa may bandang ibaba yung mid lane ng sunod nilang pupuntahan. That's another turret down. Inhibitor sa taas, biglang pumunta na rin sila. Pressure all around para sa Falcon JP Bren, pero magandang pagdepensa mula sa Aurora. Well, para sa akin, Falcon JP Bren, napasabog naman nila yung mga aura nung mga tore na yon. Tumama yung Sphere of Destruction, pero wala pang lakas ng loob si Doming na sumama at humabol doon. At isa pa eh, dami kasi din ang Falcon JP Bren eh. Oh, item check na rin, no? May damage naman na nahawak si Doming. And compared dito kay Melissa, kaya mas nararamdaman natin ang sakit ng Melissa ngayon ay bukod sa lamang ng item dito, may Wind of Nature na siya, ay meron din siyang hawak na Inspire. At tandaan natin, no? Pag tumama ang model o yung Chakadal ni Melissa, may additional damage pa yan kasi may bumabalik sa Chakadal, may bumabalik pa sa'yo. Kumbaga, damay civilian yan, mas lalo na kung dikit-dikit. Kaya naman for Aurora, pakiramdam ko ang game plan dito ay pitasin kung kaya si Super Marco. Hindi na nila kaya mag-teamfight dito, men. Oo, mahirap talaga. Pero kasi, paano mo pipitasin yung hero na hindi nagpapapitas? Unang-una, ang dami mong dadaanan dyan. Kay Flap Tizzy, kung papansin din mo nga, parang sinasalo na lang niya. Siya na ang nagiging, ano dito, kung may bulletproof. Siya ang literal na nagiging bulletproof dito. Actually, hindi lang bullet eh. Pati mga espada, pati mga powers. Siya na yung sumasalo talaga. Hindi naman. O, tamang dunk. Pero tumama na rin. At ay labagin King Tolik, Saving Eagle. Hindi naman nakapadar members dito mula sa Silent Team Aurora. Ngayon, nagamit na rin yung Netherrealm. Marami mga ultimates and kits na na-expend mula dito sa Team Aurora. And yung isa sa mga pinaka-importante parte, which is yung Netherrealm, ay magiging susi ito para sa Paco si Ibibrin na mag-commit if ever man. At saktong-sakto, lalabas na rin ang Luminous Lord. Ramdam pa rin ang pressure sa loob ng jungle. Papasok dito ang Matilda. Nakaharap ng dalawa. Dalawa din ang nakap na hila pa. Uy, pero si Piyuhay napatras din. Na-pin down itong si Domi. Pero double kill na agad dito kay Flap at si Izzy. Ngayon, tumama yung Spear of Destruction. Pero ayaw gumuni Domi. Hindi. Domi! Joke lang pala. Kasi go-go siya dito. Kaya lang naramdaman niya yung dispersion and rotation. Yung text lang na yun. E nangalahati kagad yung buhay ni Domi. Now transitioning doon sa Luminous sa Lord. Ang Falcon Safety Bren. At tanong, kakayanin bang lumaban ng Aurora? Kailangan na ata nilang ibigay ng libre ito. The Luminous Lord is secured by Falcon's AP Bren. Sumide lane na lamang si Doming, pero kailangan na rin niya atang mag-back dito dahil nandyan na si Pew at si Clap TZ para i-cover ang lane. Lumalaki na ang lamang ng Falcon's AP Bren, 8,000 as we enter the 13-minute mark and item check na din lang. Palapit na ng lock item si Super Marco at pasakit ng pasakit ang Melissa na to. Oo nga, no, isa pang physical damage item para dito sa isang Melissa. At ngayon, bumili na rin ang Winter Crown itong si Kyle TZ. So parang ready na siya makipagsabayan if ever man na maipit kasi siya doon sa King's Calling. Pindot lang kagad ang Winter Crown. Okay na eh. Important defense para sa Aurora. At napakasakit na nga po talaga ng mga miyembro ng Falcon's AP Bren. Isang push at isang base lock na lang ang kailangan gawin ng Falcon's AP Bren to secure a playoff spot para dito sa regular season ng MPL Season 14. Papasok na nga ba sila? Nice counter by Edward si Yue! Ganda ng mga dunks on Yue, mamamatay! Habang tuloy-tuloy pa rin si Flap Dizzy, wala rin siya pakialam sa naharap sa dito ng Team Aurora. Nasakto yung team calling. Same with the Deadly Catch. And this time ay may ipit din sa may bilihan at pindutan
na mga Winter Crown. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang Franco Saving Bread sa likuran. Si Edward ay mamamatay. Dalawa ang tutumba para sa Team Aurora. Kasama pa nila yung Lord. And meron pa sila mga minions. Dito sa kita. Let's see kung go-go pa sila dito. Pepreno ng saglit at transition sa baba. 20 segundos para kay Rene J. Oh! Crucial kill mula kay Doming. Owen goes down. At si Kyle TJ nang alahati na rin yung buhay. Nag-back na muna ang Falcon Saving Bread. Mission successful pa rin naman. Tatlong inhibitor turret ang nakuha ng Falcon JP Bren. Pero sa Aurora, may oras silang huminga at may oras pa silang gumawa ng possible game-turning play. Napatapang sa preno dito ang Falcon JP Bren. Alam nila na kapag ipinilit nila yon, maaari sila mag-delegador. Remember, si Doming, nararamdaman na at bumabakat na yung mga sibat na meron siya. Demon Kite, hindi man natin nakikita yung damage, pero unti-unti na niyang natutuklasan eh. Na kailangan lang pala natin gamitin yung Deadly Cash pang-counter-engage. Oh, at nakikita na nga rin natin na yung Aurora at this point, si Doming ay sumasakit na. Ayan, manakaipon na rin si Doming, currently number 3 sa gold received na nakikita nyo ngayon sa inyong screen. Malakiman ang lamang ng Falcon JP Bren, kailangan pa rin kunin ng Falcon JP Bren yung chance na pitasin si Doming. And the same goes for Aurora. The moment na makuha nila si Marco, yan ang pinaka-importanting piko na pwede nilang makuha in this game. 30 segundos bago lumabas ang sunod na Lord. Hindi pa naman ito yung Evolved Lord. Yeah, hindi pa yan. Kaya nga kailangan ding alalahanin dito ng Team Aurora kung paano ba nila kukontrolin at makapunta doon at makakontest doon sa Lord. No? Inuna na nila yung wave ng minions. And again, kakatapos lang at kakagaling lang ng Falcon Saving Bread sa isang panalo na punong-puno ng mga minions na bumasag ng Tore. So kailangan maging mindful dito ng Team Aurora about doon sa wave ng minions. Pinadala nila si Doming sa may bandang ibaba. At saktong-sakto yan dahil may Spear of Destruction naman. Ang tanong, paano ang entry dito ng Aurora? Kunsin na gamit na. Demon Kite nandun sa may bandang likod. May namaantuhan na Spear of Destruction. Tatama nga ba? Hindi! Ay, hindi tumama doon. 4v5 ang magiging labang. Kailangan mag-out dito ng Aurora. Nakamit na rin yung Nether Realm ngayon. Go ata ang magiging signal dito ng Falcon Saving Bread. Si Doming nilakad na lang. Si Flap Dizzy talagang sumusugod. Wala nang pakialam doon sa damage ng Team Aurora. And this time ay makukuha na ang Lord. Pero lumabang rin with the diversion play. And this time dalawa kagad ang nakuha ni Super Marco. Kailangan kumapit ng Team Aurora. Pinigla na nila right after the Lord take diversion play. Nandiyan na rin yung minions. Hihintayin pa kaya nila yung Lord o tatapusin na kaya agad nila ito? Doming, bumabanat na Owen, mababa. Flap Dizzy nasa harap. Okay. Playoff secured na ba ang Falcon JP Bread? Alahati ang buhay ni Flap Dizzy dito. Wala na yung main damage dealer ng Team Aurora. At playoff secured ang Falcon JP Bread!